Good morning! So mga kabansay, mag-vlog naman tayo ngayon dito sa ating Bonsai Vlog 101 para sa mga beginners na kagaya ko. Sa mga kabansay, nakikita nyo itong ating Argao, Taiwan na dito sa ating paso at re-replant natin itong mga kabansay. So ayan, nakikita nyo, i-replant natin ito sa mas malaking paso na plastic balde dito na kulay puti, mga kabonsai. So ayan, mga kabonsai, tinatanggal ko na nga siya. Madali lang siyang tanggalin kasi nga maliit lang ang kanyang lalagyan. So nakikita nyo ang kanyang ugat, mga kabonsai, is talagang na-form ko na siya ng pahiga. So ayan, so tatanggalin natin yung kanyang mga lupa para naman madali nating ma-determine at tatanggalan mamaya ng mga ugat na hindi natin, na hindi pwedeng kasali doon sa ating root tawag nito sa ating root production na papalakiin at papagandahin natin yung kanyang ugat, mga ka bonsai. So yung tinatawag natin na root engagement, so yung root na papalakiin natin at yung root program natin, mga ka bonsai. So ayan, mga ka bonsai, nakikita nyo natanggal ko na nga yung mga lupa, yung mga buhangin sa kanyang ugat. So, hugasan natin ito ng tubig at para makita-kita natin kung saan yung ugat na pwede nating tanggalin at pwede nating iiwan, mga kabonsai. So, tara, ito mga kabonsai, tinitingnan ko nga isa-isa yung kanyang mga ugat kung saan ito ating kukunin dito sa ating root program na ng ating Argao Taiwan, mga kabonsai. So, hindi lang talaga yung branch yung pinapalaki at pinapaganda, pati naman yung kanyang ugat, mga kabonsai. So ayan nga, mga kabonsai, nakikita niyo, mga kabonsai. So simulan ko na magputol pero hugasan muna natin to ng tubig para makita natin talaga kung aling yung ugat na tatanggalin natin at iiwan natin, mga kabonsai. So ayan, para makita natin, makita at malinis natin ng mabuti yung ating mga yung kanyang ugat, mga kabonsai. So ganoon lang kasimple sa pag produce ng malaking ugat. So panatili natin maganda at malaki ang kanyang ugat na sa tamang posisyon, na sa tamang lugar yung kanyang mga ugat, mga kabonsai, para nga lalong mas maganda yung ating Argao Taiwan bonsai. So itong size na ito, mga kabonsai, is mommy size ng ito, mga kabonsai, nasa 2 inch yung puno niya at na ang kanyang diameter is parang 1 inch na. So ayan, mga kabonsai, is tatanggalin na natin yung ibang kanya, ibang ugat nito, mga kabonsai. So ayan, di-trim na natin. So puputulan na natin itong mga kabonsai. So ayan, sisimulan na natin yung pagpuputol. Ayan, pinuputol na natin gaya ng pagputol ng sungay ng mama nyo sa inyong ulo, sa pagdidisiplinan yung mga kabonsai. So ganun lang yan, kapag matigas yung ulo nyo, puputulin ng sungay, yung sinasabi ng mga matatanda, ganun lang yun. So hindi yan gaya ganyan, pero yun ang point ko, is tatanggalin natin yung mga ugat na hindi pwedeng isama dun at para mas lumaki pa yung ugat na ititira natin, mga kabonsai. So ayan, nakikita nyo nga, mga kabonsai, inisa-isa ko putulin yung mga hindi pwedeng putulin na natin. Kahit hindi pwede, wag na natin ipilit na maging pwede, dahil yan ay hindi pwede, gaya ng pagmamalang jowa nyo na hindi talaga pwede kayo sa isa't isa, pero pilit mo pa rin yung sinisiksik yung sarili mo kahit na ayaw niya na. Kaya wag mo nang pilitin na maging pwede ang hindi pwede, mga kabonsai. So ganun lang kasimple yan, mga kabonsai. Kahit hindi pwede, wag mong pilitin para wag kang para hindi ka masaktan, mga kabonsai. So ganun lang. Ayan, dahan-dahan na natin tinatanggal yun. Tatanggalin natin yung sa itaas na ugat kasi nga dapat bantayan sila at para mas malaki pa yung ibang ugat na ititira natin, mga kabonsai. So ayan, ito yung mats na to is Argao Taiwan. So ayan, no, kahit malaki na yan, tanggalin natin kasi nga nasa itaas eh. So dapat dun sa kanyang level niya, dun sa batch ng ugat. So ito is pangalawa kasi nasa itaas. So ayan, no, so ganyan lang, mga kabonsai. So ganyan lang kasimple ang pagbobonsai nito.
at pagtitrim at pagtitrain ng kanyang ugat. So hindi lang talaga branches yung tinitrain, pati naman talaga yung ugat ng bonsai is kailangan mong itrain, mga ka-arga bonsai. So ganun lang kasimple ang paggawa nito, at ipinapakita ko sa inyo na ganyan ang ginagawa ko sa aking mga bonsai. So yan, nakikita nyo may mga twisted din ako, may mga rock clasping, mayroon ding mga semi-cascade, informal upright, formal upright, madami pang mga klase na bonsai meron ako dyan. So tinitrain ko na yung sarili ko, nagpa-practice din ako, nag-aaral kung paano mag-bonsai. Kasi nga, kagaya ko mga beginners, marami pa tayong matutunan doon sa mga talagang master na sa pagbo-bonsai. Kaya kung beginners ka, huwag kang mahiyang magtanong. So ayan na mga bonsai, nakikita nyo nga, pinipili na natin kung saan yung pwedeng iiwan. Ayan na, meron na tayong iniwan, at puputulin natin itong mas malaki ng ugat. So ayan, putulin na natin dyan. So para mas maging pantay siya, mga ka bonsai. So ayan na nga, may iniwan na tayong mga ugat. So ayan na lang nang iniwan natin na palalakihin, mga ka bonsai. So palalakihin natin yung mga kanyang mga ugat na yan, at para talagang mas maganda ang kanyang base at ugat, at lalo na ang kanyang apex, mga ka-bonsai. So hindi pa yan kasi finish, so ginawa ko na lang ganyan para at least bata pa at ma-train na. So ayan, ilalagay na natin dito, itatanim na dito, idagdag na natin tong buhangin na sa kanya kanina. So ilalagay lang natin, idadagdag natin dito sa mas malaking baldi na plastic baldi. So ganyan na, mga ka-argaw. So ilapag lang ng ganyan, tapos ayusin yung mga ugat nga naka separate isa-isa. So pag lumaki ang mga ugat na yan, mga ka-argaw bonsai, so mas magandang tingnan na i-expose rose mo siya, or palulutangin mo ang kanyang ugat. Tapos ganyan lang siya kaliit, kalaki, tapos parang semi upright siya ang kanyang style, mga ka-bonsai. So ganoon lang kasimple ang ginagawa ko. Tapos yan, lagyan na natin ng lupa sa itaas, parang nga tumubon, para nga matatakman nyo at takpan yung kanyang mga ugat. So lagyan na natin niya ng mga buhangin. So buhangin lang nilalagay ko, mga ka-bonsai, kasi yung sa ilalim na lupa is halo na yun sa fertilizer na kanto organic na lupa. So ayan, mga ka-bonsai, so lagyan din natin yan ng pataba. So yun ang ating organic pataba, mga ka-bonsai. So yung lupa na yan na may halong organic material, so mga ka-bonsai. So ganun lang kasimple ang pag train ng kanyang ugat, mga ka-bonsai. So pag lumaki niya ang kanyang ugat, pwede na natin siyang i-expose roots at ipalulutang yung kanyang ugat, at the same time semi-upright yung kanyang style, mga ka-argaw. So hintayin natin yan kasi hindi pa yun finish. So mag-aantay pa tayo ng ilang months, ilang years, para maging maganda yung ating Argaw Taiwan bonsai. So ganun lang ang simple yung tips na bibigay ko. Kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube, sa ating Facebook page at YouTube channel, please follow, share, and subscribe, and comment down below kung ano pang tips ang gusto nyong magagawin natin, mga ka-bonsai. So yan lang, thank you so much. Please follow, share, and like our video for today about bonsai vlog, para sa ating tips na mga ka-beginners na kagaya ko. Thank you so much. Please subscribe.